Magsitayo po lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang banal na misang ito ay ating inaalay una sa lahat ng mga nag-alay ng kanilang pamisa para sa oras na ito, alas 7 ng umaga. At ganun din ating inaalay ito para sa ating mga kapatid, mga kababayan, na ngayon ay dumaranas ng matinding pagsubok bunga ng Bagyong Christine. At nawa, hindi na ito magdulot pa ng malaking pinsala sa buong bansa. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat may magsiyo po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako'y naniniklohod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan, sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makakagawa ng higit kesa sa lahat ng maaari niyang hiningin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin, sumakan niya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumang tugunan, awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyan ng babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganoon din po yung ating mga kasama ngayon na sila po'y nasa kanilang tahanan sa pamamagitan ng radyo at ng ating Facebook. Nawa, ang banal na misang ito ay ito una po'y ating iniaalay sa mga talagang napakadami nang naapektuhan ng bagyong ito. At inyo pong isama sa inyong panalangin na nawa ay hindi lumala at walang madaming masalanta, no? Talagang kahit po dito sa atin sa National Shrine, kita ninyo ang palibot, no? Ang naging bunga ng bagyong ito. At sa misang ito, ito'y ating iniaalay para sa kanila. Nanawa, lalo higit yung mga pamilyang ngayon ay may nawala sa kanilang tahanan, no? Ito'y ating alay para sa kanila. Ating tingnan ang pagbasang ating napakinggan, lalo higit sa mabuting balita. Kung inyong unang titingnan, napakabigat ng sabi ni Jesus, no? Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Anong ibig sabihin ni Jesus nito? No? Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. No? At sanay na pagningas na ito. Kanina, nung umaga, mga alas 4 ng madaling araw, ay talagang habang aking binabasa ito, sabi ko, kung ikaw ngayon ay nasa edad na maedad ka na at alam mo, nandyan pa rin yung apoy sa iyong puso na ikaw ay maglingkod. Alam mo, narin pa rin sa puso mo yung apoy na ikay magsalita ng katotohanan, magsalita talaga yung ikay tumulong, no, sa iyong kapwa, pero alam mo hanggang ay hindi pa nagagawa, no? Para bang nandyan lang sa iyo yung apoy, yung desire, yung pagnanasa mo na ikaw ay, sabi nga niya, sanay na pagningas mo na, pero hindi mo pa nagagawa, no? Sanay pagningasin na natin ito. Lalo higit ngayong panahong ito ng panahon ng ganitong kalamidad sa ating bansa. Pagningasin na natin ang apoy na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano? Meron ka, taglay-taglay mo yan. Yang iyong kagustuhan yan, pero hanggang ngayon, kung hindi mo pa yan na hindi pang katotohanan, hindi mo nasasabi, o kaya naman ay pagtulong sa kapwa na hindi mo pa nagagawa, ano? Ito'y panahon na. Ano? Ito'y panahon, ngayong panahong italong higit, ngayong panahong natatama, panahon ganitong kalamidad. Kaya nawa kung meron sa ating kalooban na alam mo ay may nag-aalab diyan, ano? Papagningasin mo na, no? Kaya sabi ni Jesus, tingnan niyo pag pinagningas mo ito, kasi ang epekto nito ay ganito. Division, ano? Sadyang pag ikay nagsalita ng katotohanan at ikay nagmahal sa iba, ano ibig sabihin ay ikaw ay tumulong, nagmalasakit ka, talagang hindi naman lahat sa pamilya mo ay aayon sa iyong ginagawa, ano? Hindi lahat aayon 'yan, no? 'Yun ngang pagsimba, hindi lahat umaayon sa iyong ginagawa. Kaya sabi ni Jesus, ang dala ko'y pagkakabahabahagi. Madi-divide ang lahat kapag ang tao'y nagsalita ng katotohanan, no? Kapag ang isang tao'y nagmahal sa kapwa, maraming mababahagi sapagkat hindi lahat aayon sa kanyang gustong ginagawa, no? Kaya nawa itong panahong ito ng
kalamidad, no? Ito'y panahon para pag-alabin natin ang apoy na taglay-taglay natin. At kung sa panahon natin, sa edad natin ito'y hindi pa tayo nagsisimula, pero taglay mo na sa kaibuturan ng iyong puso na pag-alabin yan. Kaya sabi ni Jesus, sana na pagningas na ito, no? Nagamit mo na, ano? Nakatulong ka na, nakapagmalasakit ka na sa iyong kapwa, dapat talagang pinagliab mo na yan, ano? Sapagkat taglay-taglay mo lamang yan, pero kung hindi mo yan ginagamit, sabi ni Jesus, dapat, no? Kaya sabi ni Jesus, meron pa akong isang binyag na dapat tanggapin. Ano yung binyag na dapat niyang tanggapin? Yung kanyang paghihirap sa krus. Kanyang ganyan po, yan po yung magkakasunod, no? Una, pag pinagningas mo yan, ang kasunod niya ni isang binyag na tatanggapin, ano yung pagpapasaan ng krus. Sadya pong ang sumunod sa Panginoong Diyos ay may kasamang pagkapasan at ang tumulong sa kapwa at ang magmahal sa kapwa at magbalasakit sa kapwa, talaga pong mayroong kasama yung pagpapasaan ng krus. At ang dulong hantungan naman lagi ng ating pagkapasaan ng krus ay ang ating Panginoon. Muli po sa inyong lahat, sa kasama natin sa mga nasa tahanan ngayon, sa kabila ng bagyong ito, ano, panalangin po namin mula po dito sa National Shrine of St. Padre Pio. Nawa, makaranas kayo ngayon ng mga taong tutulong sa inyo na nag-aalab ang puso. At sigurado po tayo ay sa mga susunod na araw, sigurado pong tayo ay mag-a-announce ng mga tulong sapagkat kita na po natin ang nangyayari sa palibot ng ating bansa. Marami tayong tutulungan. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri ang po may kapal ngayon at kailan. O Diyos kong minamahal. Kasalanan ko ang kasalanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng iyong banal. Ama naming lumikha ay pagkalobong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang lahat po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsitayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po'y magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.